Hello guys, welcome to GLMTV. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng PLDT bills gamit ang inyong GCash. So, hindi nyo na kailangan pumunta ng PLDT para magbayad o kaya sa mga bayad center. Para magbayad ng inyong bills, basta merong laman ang inyong GCash, pwedeng-pwede nyo gamitin para makapagbayad. So, huwag na nating patagalin, umpisan na natin. Okay guys, nandito tayo ngayon sa ating phone. So, open natin yung ating GCash app. So, kailangan meron kayong data o kaya nakakonect kayo sa Wi-Fi at meron kayong internet. So, open natin yung ating GCash app. Okay, tapos lagay natin yung ating MPIN. Okay, so remind me later. So, magbabayad tayo ng PLDT bills. Kaya open natin itong bills dito sa may right, sa may top. Then, hanapin natin yung telecoms. Ito. Tap natin yung telecoms. Ngayon, hanapin natin yung PLDT. Ito siya. PLDT. So, tap natin yung PLDT. Then, hihingin niya yung amount kung magkano yung ating babayaran. So, dapat alam nyo na kung magkano yung babayaran nyo o kung magkano yung bill nyo sa PLDT. Tapos nakalagay dito, you will be charged service fee of 7 pesos. So, dapat meron kayong 2,007 pesos dun sa inyong GCash account para makover niya pati yung service fee na ikakaltas nila. Okay? Pag okay na yung anyong amount, kung magkano, na ilagay nyo na. Punta naman kayo dito sa baba, makikita nyo dyan, account number, 10 digits. So, ilagay lang natin yung ating PLDT account number. Yung inyong PLDT bills, nandun yun sa inyong statement of account. Yung bills na pinapadala sa inyo, kaya pinapadala dun sa inyong email address. Makikita nyo dun yung inyong PLDT account. So, pag nalagay nyo na yung account, next, yung email address. So, maglagay kayo ng email address. So, dito ipapadala yung confirmation na nabayaran nyo na yung inyong PLDT account kapag natapos nyo na yung pagbabayad dito sa GCash. Okay, so pag nalagay nyo na yung inyong email address, next, eto, protect your bills now, thank us later. So, nakalagay dito, get 36 months of coverage for less than 1% of your bill amount. So, ano kaya itong G-Insure Bill Protect na to? Ito yung G-Insure Bill Protect. So, check natin. So, ito yung G-Insure Bill Protect nila. If you're suddenly unable to pay your bills due to an accident, we've got you covered. Get 36 months worth of insurance for only less than 1% of your bill amount. Ito, halimbawa, nag-avail kayo nitong insurance nila, G-Insure Bill Protect. So, covered niya yung 36 months kapag may nangyari sa inyong accident. So, ito yung accident insurance. So, kapag na-accidente kayo, hindi nyo mababayaran yung bills nyo. Yung insurance na ang bahalang magbayad ng inyong 36 months worth na babayarin nyo dun sa PLDT. So, sila na yung magbabayad. Okay? So, ito yung sa G-Insure Bill Protect nila. So, kung gusto nyo mag-avail, itap nyo lang yung yes. So, nakalagay dito kung magkano yung ikakaltas nila. Yes, I agree to pay 18.40 and get G-Insure Bill Protect. So, kung mag-avail kayo, itatap nyo lang to. Tatap nyo to para ma-avail nyo yung insurance. So, kapag covered kayo ng insurance, pag may nangyari sa inyo, meron kayong, kapag na-accidente kayo, meron kayong 36 months na hindi nyo kailangan magbayad sa PLDT. So, covered kasi kayo ng insurance nila. Pag nag-avail kayo nitong G-Insure Bill Protect nila. So, hindi ko na siya i-tatap. So, kung mag-avail kayo ng G-Insure Bill Protect,
So, plus 18.40. So, depende dun sa bill nyo, dun sa ikakaltas ng G-Insure Bill Protect. So, hindi ko na siya i-avail. Ninext ko na lang. So, okay na yung amount sa taas. Tapos, yung account number, okay na. Yung email, okay na rin. So, hindi ko na siya i-check dun sa G-Insure Bill Protect. Then, ninext ko na siya. Next. Okay, so confirmation. So double check nyo yung detail. Importante, lalo na yung account number. So ang account number ko, double check lang. Okay, so upon checking, okay naman siya. Wala naman siyang mali. Pag okay na, double check nyo na. Tap nyo lang tong confirm. So hintayin lang natin ma-process. Okay, so payment received nakalagay. So na-send na natin yung ating GCash payment. So nakalagay dito 2007. So 2000 yung ibinayad ko, tapos 7 yung processing fee na babayaran. So 2007 yung ikakaltas nila dun sa aking GCash. Okay, so screenshot natin pero para meron tayong proof ng ating pagbabayad. So okay. So okay na to, makaka-receive tayo ng email galing sa PLDT na tayo ay nagbayad dun sa ating bill. Tapos, check natin yung ating GCash. So, close lang natin to. So close. So, processing pa yung amount kasi nagkaltas siya ng 2007 para dun sa pagbabayad ng ating bill. So, okay na. Ayan. Na-refresh na siya. Nakaltas na yung binayad natin dun sa ating PLDT bill. Okay. Check muna natin yung ating email kung nag-email na si PLDT. Okay. So, ito na yung ating natanggap na email. So, ito pala ay galing sa GCash. Okay. Tap lang natin. So, ito yung information. So, ito rin yung ating in-screenshot. So, ito yung ating pinaka-receipt galing kay GCash na tayo ay nagbayad ng ating PLDT bills. So, nakalagay dito, 2,000 yung amount paid. Yung fee is 7. So, may total siyang 2,007 pesos. Okay. So, reference number. So, ito yung email galing sa GCash na tayo ay nakapagbayad na ng bills na na-receive nila yung ating payment. So, okay. So, ganun lang kadali magbayad ng PLDT bills gamit itong GCash. Napakadali. Hindi mo na kailangan pumunta ng PLDT para magbayad o kaya pumunta sa mga bayad centers para magbayad ng inyong bill. Basta merong laman yung inyong GCash, pwedeng-pwede na kayong magbayad online. So, para hindi na kayo maabalang magpunta, gamitin yung inyong GCash. Okay? So, yan yung ating tutorial kung paano magbayad ng PLDT bills gamit ang GCash. So, kung may natutunan po kayo sa aking video, please like and share this video. Click nyo na rin po yung subscribe button at yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bago nating video tutorial gaya nito. So, yun lang po. Marami pong salamat.